ang itsura dati ng ina ni Emerlinda na si Nanay Erlinda. Kahit 74 anyos na, nananatiling banidosa. Isang gani doon, yan ganang lipstick, yan ganaan ko ang pulbos, ilusyon, magpa-hinlo yan, magpa-manicure. Kaya hindi niya matanggap na ang kanyang ina bigla na ngayong nagkaganito. Ang dating balingkinitang katawan, ngayon butot balat. Ang dati pulang-pulang labi, nangingitim. Ang kanyang masayahing mga mata, lumubog, hindi na rin makatayo. Oo, akong gigunitan, wala nang gidunod. Pagwa 5-1, palis, bukog na lang nabilin. Walang taon ko yan na mura dili na maginhawa, mahadlok ako haw, simba ko mamatay na. Matitiis mo ba na ganito ang mangyayari sa iyong ina? Dito sa Barangay Pagtilaan sa Bayan ng Lingig sa Surigao del Sur, nakatira si Nanay Erlinda. Sa nipis ng kanyang katawan, ang kanyang kalaban, matinding lamig tuwing madaling araw. Alas 4 pa lang ng umaga, gising na siya. O nanay, sabaw. Sabaw. Mabuti na lang at nariyan ang panganay niyang si Emerlinda na ang nararamdaman niyang ginaw, pinapawi nang ipinadadama nitong init ng pag-aaruga. Nay, nay, kanda, hindi na, nanda sabaw. Hindi na rin siya makainom ng tubig. Isinusubo na lang sa kanya gamit ang kutsara. Dili ganahan mo kaon. Dili makaluto, dili makasungit, dili makadigamo, dili makailis, dili makaligo. Tanan, wala na. Maiwan ka sa unay? Dahil hindi kaya ang matinding ginaw, hindi na nakaliligo si Nanay Erlinda. Pinupunasan na lang siya ng bimpo. Nasa na? Adiya! At saka pinapahiran ng baby oil. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Nanay, katulad ng dati, nagpapasuklay at nagpapalagay pa rin ng pulbos. Pulbosan ko ngini kay pagkamadayaw na ngini, kuha pa da. Gayunman, pagsapit ng tanghali, kung kailan napakainit, ang laray kita. Kwento ni Emerlinda, malakas pa raw ang kanyang ina noon lamang nakaraang taon. Awan disko, mukhang kami sa diskuhan. Tapos yan mga birthday, magsayaw-sayaw yan. Ngunit nito lang nakaraang buwan, ang katawan ni Nanay, unti-unti na raw bumagsak. Murag maglisod, maglantaw sa iyahan na ingana dyan iyong sitwasyon karon. Gimingo manggod ko sa iyong pagkuhan sa among kay karon among nalantaw na doon siya sa higdaan. Dira kamukaan. Ang kahalinhinan ni Emerlinda sa pag-aalaga sa kanilang ina, ang kanyang kapatid na si Lindo. Ako siya gi-massage para maulian siya. O akong gigunitan, wala na gidunod. Pagwa 5-1, palis, bukog na lang nabilin. Grabe na mong kagool. Sa mga ginamo, mauna karong bitaw nga among giservisyon. Sa ganitong paraan lang daw nila, masusuklian ang mga sakripisyo ni Nanay Erlinda at kung paanong itinaguyod silang magkakapatid. Dusian yung siguro na may ginikanan niya, laki. Bahala, pobrita, importante lang matarong ang pamaagi. Problema nila ngayon kung paano mapapagamot ang kanilang ina. Si Emerlinda kasi, maswerte na kung kumita ng 200 pesos sa paglalaba. Habang si Lindo naman, lubog pa sa utang sa kanyang bukid. Hindi laling ba namin kaimtang, makita kami kwarta. Mismo kapi, sudan, magid. Pero sige lang, importante lang nga. Sus, kung napakoy kwarta,
Tigun na kung gusto siya, ma, gusto nga matay. Dili maisip yung kanak. Kasing-kasing yung kagool. Ang kanak inikana na isinupo doon yan. Pero ko siya dali ka rin. Sudan? Pani ka na sa Sudan. Gatas lang. Napasin sa Sudan na biskanto asamo ka balero. Wala mi Sudan. Ang madalas nilang pagsaluhang mag-anak, kanin at toyo. Noong 2019, isa sa bawat dalawang kabahayan sa probinsya ng Surigao del Sur ang food insecure o may kakulangan sa pagkain. Isa sa 10 elderly o yung may edad 60 years old pataas ang chronic energy deficient o payat. Ang ibang anak ni Nanay Erlinda nasa malalayong mga probinsya, kasama ang kani-kanilang mga pamilya, kagaya na lang ng pang-apat na si Ramil na nakatira sa Zamboanga. Masakit sa akin. Sakit ang dibdib ko magramdam sa kanya. Pag ganun ang nakikita ko. Utang di kaysa ng pagkaugangan. Yan ko kaagwanta mo lang taon niya, ma'am. Dahil walang ibang magawa, si Ramil ipinost na lang ang litrato ng kanilang ina sa social media sa pag-asang may tutulong sa kanila. Palaging ako nag-iyak doon sa pagadian. Mararamdaman ko siya, naghihirap na. Gusto ko ayaw, makauban pa na ko sa tibok niyang kinabuhi. Total population namin dito po, 2,545. 80% nasa paghihirap, ma'am. Mahirapan kami talaga dito pag may sakit ng mga tao dito kasi wala kaming vehicle para dalhin yung pasyente namin sa hospital. Ang lokal na pamahalaan nagbigay ng groceries at financial assistance. Salamat. Para sa mga senior citizen, lalo na yung mga indigent and frail and sickly, pwede sila maka-avail ng social pension. Then they are entitled to avail of 500 monthly stipend, 3,000 every semester. At dahil tila critical na ang kalagayan ni Nanay Erlinda, dali-dali kaming nagkasa ng operasyon para dalhin siya sa ospital. Matapos ang halos 4 na oras na biyahe, sa wakas, narating na ni Nanay Erlinda ang ospital sa bayan ng Tandag sa Surigao del Sur. Tasapag yun. Una ta. Agad na chinek up ang matanda at dito nalaman na ang kanyang timbang 20 kilos na lang, katumbas ng bigat ng 5 taong gulang na bata. Dapat yung weight ni Nanay is around 50 to 60 kilograms. Sobrang malnourished talaga ni Nanay. Pero ano ang sakit ni Nanay at bakit umabot siya sa ganitong kalagayan na butot balat na? Nagko-consider kami na baka meron siyang pulmonary TB as the number one cause of the malnutrition of the patient. At meron siyang paglalagnat. And at the same time, meron siyang mga matagal-tagal ng simptomas ng ubo. Meron siyang anorexia. Yung sa TB naman, nakukuha yun pag na-expose ka sa isang tao na merong active pulmonary tuberculosis. Sa kondisyon ni Nanay, may edad na siya. So yung immune system ni Nanay parang medyo mababa na rin. Nakiging factor din yung living condition ng pasyente kasi sobrang layo nila sa pinakamalapit na ospital. Kung naagapan, hindi siya aabot sa ganitong kondisyon. Okay. Ang Pilipinas ranked 4th globally sa bilang ng mga bagong kaso ng TB. Ang gamutan ng TB ay around 6 months. Ang mga gamot na ito ay libre pa rin binibigay ng Department of Health sa ating mga kababayan. Ang Adela Serati at ang mga ibang ospital na nag-iimplementa ng no balance billing. Pag
sila'y na-admit. Wala silang binabayaran. Ang hindi alam ni Lola, sa ospital, meron siyang sorpresang bisita, si Ramil, na bumiyahe ng halos 14 oras para ngayong Mother's Day, makapiling ang pinakamamahal niyang ina. Nay, ang bisita ni Nay. Nay, natuma lang imong pangandoy nga. Nakuhan ka, ospital ka. Ako ginigita rin kamutan na nulig to. Madala ka dito. Aming kamot, yun ka, na mabuhi ka. Pero magdugay pa itong pag-uban. Aming kamot, mabuhi ka na eh. Aming kamot ni Nay, mabuhi ka. Amon nang ibuhat para ni mo. Kabalaw ka, anak. Kabalaw ka, mabuhi lagi ka. Mabuhi ka. Ay, kabalaw ka, anak. Ulay korta. Kaya itong hilat, kaya nagkalugo na siya. Importante nga nakita ito. Uya sa kong inanoy. Oh, gamay lang kayo yun. Pagpakabuhi ka. I love you, Nay. Nay, I love you kayo, Nay, ha? Taman, samtang buhi ako, ati manong ko yan. Bisan mabugo at kayahon kay ginikanan. Dili ako mahimo na utaw, doon yan isang kalibutan, kunwa pa yan. May mas dadakila pa ba sa mga ina? Kaya sa oras na bumaliktad ang kapalaran, at sila naman ang nangangailangan ng pag-aruga, ipadama natin sa kanila ang pagmamahal na sagad sa buto, tagos sa puso. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.